aking pasasalamat po sa mahal na Panginoon through the life of Pastor Wilbert, na kung saan tayo po ay nagkaroon muli ng pagkakataong magbahagi ng salita ng Diyos. At saan man kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa, ako ay bumabati ng isang magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa ating lahat. Saan man kayo naroon, saan man kayo sulok ng daigdig. At tayo po sa araw na to ay ipagpapatuloy natin yung ating pong naumpisahan, ano? Nasa part 4 na po tayo ng ating pong topic series, Caleb's Faith in Action. At ating nga po napag-aralan dun sa unang part is that Caleb has a different spirit. So that means he is a man with a different spirit. Kung saan ipinapakita po niya dun, ha? Sa mababasa po natin sa Numbers 14 verse 24, sabi po dyan is that my servant Caleb, he has a different spirit in him. So yun po yung unang bahagi ng ating pong pinag-aralan, that Caleb really has a different spirit, na kung saan espiritu ng Panginoon itself ang nanonood sa kanya, no? Then pangalawa na ating pong napag-aralan, part 2 rito, is that he is a man who follows order, no? Part 1 ng ano na to, ng pinag-usapan na to, ay talagang nakita natin kung paano sumunod, paano ginawa ni Caleb yung kanyang mga trabaho para sa Panginoon, at without reservations, talagang he followed the order, he followed God with all his strength, with all his might, ika nga. So nakita ho natin dyan na yung kanyang mga natamo hindi dahil sa siya ay magaling, kundi dahil siya ay sumunod sa utos ng Panginoon, no? At sabi ho dyan sa ating pong teksto na ating pong binabasa, that but my servant Caleb, he has a different spirit in him and has followed me fully. At ang ibang ano doon is that napag-alaman ho natin that yung i-followed me fully ay mayroon din pong mga halos na parehong mga ibig sabihin, na kung saan he remained loyal. Yun po yung sa ilang translation po nating nabasa. At dito po sa topic na ito ay makita ho natin na kung anuman yung kanyang natamo, ay ito ay dahil sa kanyang pagsunod sa Panginoon. At ngayong araw ay atin pong ipagpapatuloy, part 1, part 2 po tayo sa Man Who Follows Order. So ngayon po, part 4 ng Caleb's Faith in Action, na kung saan ang subtitle po natin, subtopic natin is that he is a man led by God. No? Sa babasa ho natin yan dyan sa Numbers 14 verse 24. Sabi po dyan, but my servant Caleb, he has a different spirit in him and has followed me fully. I will bring him to the land where he went. So ito po yung ating pong pag-uusapan, yung word that I will bring him to the land where he went. So ito po, makita po natin dito that Caleb really went, ano, attacked the Amalekites. The Anakim, di ka nga, yung mga kamag-anak ni Anak, he fight with those people, ng mga higante, at nakita niya doon, at kanilang pinuntad, kinalaban, at tinalo. It is, in my unang pagkakaintindi ho dito sa aspeto na to, ay grabe ang laban na naganap, at talagang pinahirapan si Caleb dito ng mga kamag-anak ni Anak. But when I realized, you know, habang ako po ay patuloy na nagbabasa nung ating pong teksto, ay biglang binuksan mo sa akin ng Panginoon at nilinaw dyan. Sabi niya, I will bring him, you know, I will bring into the land where he went. So ay suddenly, kumbaga, nagkaroon revelation sa akin yung salitang ito, aside from being led by God doon sa mga ginagawa niya sa buhay, ay ang sabi ng Panginoon, siya mismo ang magdadala sa kanya doon sa lugar na kung saan natapakan niya, na kung saan ipinangako ng Diyos sa kanya. So, una, sabi ko, mukhang matindi ang laban, but dito po pinakita sa atin. Kaya po nagapi ni Caleb ang mga anak niya. Hindi dahil sa magaling siya, hindi dahil sa marami siyang magagaling na kasama. It is because God is the one bringing them to that place.
Kaya, kumbaga, tapos ho agad yung boxing dito, tapos ho agad yung laban dito, kasi ang Diyos ho, ang kanya kasi, at alam naman ho natin, at if God is with us, who can be against us? And there will be no weapon that is formed against us shall prosper. Ano? Kaya talagang alam natin, if the Lord is the one leading us, alam natin, mapagtatagumpayan natin ang anumang mga nasa mga kinakaharap natin. At dito makikita ho natin that really Caleb, sa kanya pong paglilingkod sa Panginoon, sa kanya pong pagsunod sa Panginoon, ay nakita ho natin that he is really a person, ano? He is a person who never give up, no? He never giving up his to the word of God. Ikaw na, talagang patuloy siya na nakakapit sa salita ng Diyos. He is clinging on the promises of God sa kanyang buhay, no? He's taking hold of it. So nga sinasabi ko nung mga nakaraan, ano? Na hindi talaga niya kinalimutan, eh. Hindi talaga niya binitawan yung pangako ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya naman, makikita natin, ang sabi nga nung ating binasa nung nakaraan, that he never wavered, no? Of his loyalty to God. Hindi ho talaga nang hina, hindi tumalikod si Caleb sa kanyang pagiging loyal sa Panginoon. In fact, sabi nga, ang Panginoon mismo nagsabi that he followed me fully, no? And then, alam niyo ba, sa ano lang tayo ng konti, alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng name na Caleb, no? Ano ang ibig sabihin ng pangalan niya? In fact, nung ako po ay nagbabasa, ay nagulat po ako sa ibig sabihin pala nung pangalang Caleb. Ito pala ay mad dog, no? So ito ay talagang aso. Eh sino ba namang tatay nga naman? Medyo kakaiba ho ito kasi sino bang tatay ang magngangalan ng kanyang anak sa aso, di ba? Pero hindi na natin anuhin yung pagiging aso niya, I mean sa pagkapangalan niya na nasa aso, but tingnan natin yung quality or character ng isang aso, no? Alam natin sa atin po, lalo na sa ating mga Pilipino, we know that a dog is a man's best friend, no? Halos bawat tao ay mayroong alagang aso at lagi-lagi itong nakakasama, laging inaalagaan, but alam natin kung ano yung kakayanan, karakter ng aso. He is, number one character niyan is that he is really loyal to his master. At kung maalala nga po natin, mayroon pang nakapanood sa inyo nung palabas na Hachiko ba yun sa Japan? In fact, yung aso ko na yun ay nagkaroon ng statue doon sa harap ng train station dahil sa siya talaga ay nandoon palagi hanggang sa namatay na lang siya, nandoon lagi, nag-aabang sa kanyang master. Kaya grabe yung loyalty ng aso ko talaga. Same with dito kay Caleb. Kaya talagang ang Panginoon mismo nagsabi na he followed me fully. Yung loyalty ho kasi nasa atin, hindi ho natin iisipin na kumalaban or tumalikod sa atin pong pinaglilingkuran, no, sa atin pong leader na tinatawag. Kaya if God is leading us, if the pastor is the one leading you, kailangan ho natin maging loyal sa lahat ng pagkakataon sa kanila. Alam niyo po, mayroon po sa amin po sa The City of the Lord Church, mayroon po akong kilala na kung saan, although hindi ko aso ang kanyang pangalan, ano, maganda po yung kanya pong pangalan. At grabe po yung nakikita kong pagsunod ng taong ito, ipapakilala ko po sa inyo para na at least mabilis nyo pong makita at makapagsabi po kayo sa akin, tama, okay? So, alam nyo po sa The City of the Lord Church, kung kilala nyo po ang si Ninang Aida. Si Ninang Aida po ay tinatawag po namin ng Ninang ng Lahat. Pero hindi lang po kami meron Ninang ng Lahat, meron din po kaming pambansang ninong na tinatawag. Yun po ay si Ninong Nato Sagada. O, alam nyo na po kung sino si Ninong Renato Sagada. Okay? Si Ninong Nato ho, at saka si Pastor Wilbert, yan po ay mga halos magkakasabayan po yan sa church. No? While mayroon pang mga naunang mga pastors sa kanila na nangunguna. But makita ho natin, talagang ito sila, talagang sumusunod, masunurin ika nga, talagang sumusunod sa kanilang pastor na nag-lead sa kanila. Then one time, dumating ang punto na si Pastor Wilbert na, yung naging senior pastor ng TCTL. Same with Caleb, ano, Caleb and Joshua kumbaga buddy-buddy yan eh, sila lagi magkakampi. But when Joshua becomes the leader of the tribe, hindi ho natin makita na mayroon pong Caleb na kumalaban sa kanya, no?
In fact, makikita ko natin dito that really Caleb helped Joshua sa kanya pong pangunguna sa paglilid niya sa taga-Israel. Same with sa church po namin, sininong nga to, nung si Pastor Wilbert po ang naging senior pastor, hindi mo ninyo makikitaan ng pagtalikod yan kay Pastor Wilbert sa church, masasabi natin. Kaya talagang I'm very, very proud po sa kanya nung siya po ay naging kasama, yung pinakita niyang pagsunod sa leadership ni Pastor Wilbert. And in fact, hindi lang po doon nagtapos eh. Alam po at alam niyo, ninong po yan eh. Pero sa ngayon po kasi, ako po yung area pastor ng Outside Taguig na kung saan siya ay member. Pero despite of being mas matanda sa akin, mas may wisdom kaysa sa akin, but hindi ho siya doon, nangingimi, ika nga, na sumuporta sa akin, tumulong sa akin. In fact, siya yung number one supporter ko. At pagka mayroon akong mga gustong gawin, siya yung una na talaga makikitaan mo ng pagsuportaan. So what is my point dito? Kung maaari po kasing sabihin nyo na si Caleb kasi yun dati at hindi pa ganun karami ang choices, ano? Kaya nagagawa ni Caleb kasi wala pa siya masyadong maraming pinagkakabalahan, wala siya masyadong, kumbaga, nakikitang pwede mag-lead sa kanila. It is only Joshua and Moses leading them. Kaya wala siya choice kundi to follow. No. Talagang pinakita niya that he fully obeyed the Lord. Dito po makita din mo namin sa amin po, sa ninong nato, ay talagang he really fully obeyed, no? The Lord and the person na kung saan tinawag ng Diyos na manguna sa kanya. Kaya makikita ho namin yung talaga loyalty niya nandiyan dyan. At I'm very, very proud na magiging inaanak niya. Okay? So, nung, maraming salamat sa suporta, ha? Now, ang punto ko lang po is ganito, eh. Kung nagawa ni Caleb noon, pinatunayan ko ngayon na mayroon pa rin mga tao at kaya pa rin gawin maging loyal kahit paman sa mga sitwasyon na pinagdadaanan. In fact, si Ninong na to, marami din pong pinagdaanan niya ng mga sitwasyon sa buhay. And yet, makikita ko natin, patuloy na sumusuporta, sumusunod, at hindi tumatalikod sa kanya pong pananampalataya. That is my Ninong na to. Okay? So maraming salamat nung sa testimonya na yan. Ha? And then, kung makita ko natin si Caleb, ay hindi ko, he is not ashamed of being different. No? Hindi siya natatakot, hindi siya nahihiya kung siya ay magiging kakaiba sa lahat. In fact, sa kanyang panahon, hindi ho tahimik yung opposition, no? Sa out of the 12, dalawa lang sila na nasa positive side, the rest, 10 sa kanila nasa negative side, at hindi ho basta-basta magiging ma-overpower mo yung 10 by that time, kasi grabe po yung passion nung 10 para na i-share sa mga tao yung kanilang nakita at kung paano baliktarin or tingnan sa natural yung mga pangyayari o mga bagay-bagay na nakita nila doon sa lugar na kanilang in-spy, no? The opposition is really not silent on this part. And then, ang kagandahan dito, Caleb was not afraid, no? Wala ho siyang katakot-takot maging bahagi ng minority. Despite of the fact na by that time, really, the people, dito ho, pwede ho masabi natin, nagsimula no ang demokrasya sa mga Israelita during this time. Kasi para sa kanila, majority is right. No, ito po yung kanila. Ano kaya grabe yung talagang passion ni Caleb during this time na parang gusto. In fact, ang sabi niya doon sa, Numbers 13, verse 30, ang sabi dyan, then Caleb silenced the people before Moses. Dito, grabe yung ingay ng majority. No? Grabe yung ingay ng majority at talagang ipinapakita sa kanila na mahihirapan tayo. But Caleb is a different person. Although he is in minority, but alam niya, pagkasama na ang Diyos, majority siya. No? Kaya ang sabi niya, he stood up, no? Then Caleb silenced the people before Moses and said, we should go up and take possession of the land, for we can certainly
do it. Grabe yung kanyang passion dito sa pagpapaliwanag that we can certainly do it. Bakit? Alam niya ang pangako ng Diyos. Alam niya na ang Diyos ang nagsabing ibibigay niya ang lupa na yan. At hindi lang yun. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, I will bring you, no, to the place. Kaya grabe yung kanyang pangapil, pangawak dito ng ano. Kaya he really encouraged the people. He really persuaded them to take position, to take courage, to fight doon sa mga taong nandoon, sa mga inhabitants sa lugar. But makikita ho natin na yung mga ano, yung mga tao talaga sa paligid, hindi ho basta-basta. And while the majority is doubting, while the majority is disobeying God, nakita ho natin dito that Caleb stood firm. He stood firm. He is in the right standing with God. Grabe yung kanyang ano, panindigan eh. Talagang tinayuan niya yung anong alam niya sa salita ng Diyos. At ang sabi niya, we should take it. We should take position. We should go up. Because we can certainly. Yun, in the word certainly, ay grabe po ang dating nito sa kanya. Kasi nakakatiyak siya. May katiyakan talaga yung the assurance of delivering those people to their hands ay nasa sa kanya. Kaya talagang yung boldness niya dito sa salita na to ay talagang makikita. And he was very much really willing. No? Alam natin, nakita natin that Caleb really is willing to take stand for what is right. Kahit paman na iilan lang sila na nakatayo sa katotohanan. Even though he will still stand, even if, no? Even if the stand that he is standing is unpopular. At sabi nga po dyan sa Joshua chapter 14, sabi dyan, Joshua chapter 14, nevertheless, my brethren who went up with me made the heart of the people melt. But I, talagang ipinagsisigawan niya ito eh. But I wholly follow the Lord my God. See? If you are following, wholly following the Lord, that means God is the one leading you that way. Together with Joshua, no? At alam natin sa panahon na kung saan si Joshua at saka si Caleb pa magkakasama during the time of Moses, hindi naman sa lahat ng pagkakataon maganda yung kanilang naranasan eh. May mga they have their own share of success and defeat, no? May mga pagkakataon po na natatalo din po sila. Pero despite all those things, he was still able, ano, he was still able to stand doon sa kanyang pinaninindigan. Why? Because he know na ang kahit paman victories or failures ang kanyang mararanasan, alam niya na ang Diyos ay kanyang kasama. No? Maalala ho natin, experience niya, Jericho, the victory over Kadesh Barnea, grabe po yan. And then, yun nga lang, mayroon din silang pagkatalo sa AI. Pero, all those things ay hindi naging factor para sa kanya, para tumalikod. In fact, nung siya ay nakarating sa Canaan, nakita niya kung ano yung glimpse of what God is promising to him. Kaya, yung kanyang naranasan doon sa kanyang pagbisita sa lugar na pinapaspay sa kanila, at alam niyang mapapasa kanya, grabe yung kanyang kapit sa salita ng Diyos dito kasi alam niya kung gaano kaganda ang lugar na ipinangako sa kanya ng Panginoon. Kaya with enough strength, talagang ipinaghahandaan niya, ika nga, he never wavered, no? In his trust to the Lord. Never siyang tumalikod, never siyang nanghina, never niyang pinakawalan ang pangako ng Diyos sa kanyang buhay. You know, probably, Caleb is not the best educated person during that time. In fact, kung alam niyo po, yung grupo po ni Caleb ay isa po sa pinakamababang grupo doon sa grupo ni Judah. No? He is not a well-educated person and not a cultured man also. In fact, he did not come from a very royal family. No? Medyo aloof po itong si ano kung tutusin, but despite of all those things, he was able, no? Because why? Because certainly Caleb
has the heart of God, for God. No? Mayroon po siyang puso para sa Panginoon. Kaya naman, dahil doon, the Lord really did everything in His position, in His power to bring Caleb to the place He promised. Ganun po kasi yung Panginoon, yun yung pangako niya kay Caleb eh. At ang sabi niya, I will bring him. Kaya ginawa din po talaga lahat ng Panginoon para madala si Caleb doon sa lugar na kung saan kanyang ipinangako. At alam ng Diyos. Ano? Alam na alam ng Diyos kung ano ang gagawin niya. At alam ko kayo din mag-a-agree. God knows everything. No? God knows everything. At I'm sure you will agree with me. Of course, you will. Kasi alam natin eh, that even before we are born, ay ang Diyos po ay may plano na sa buhay natin eh. In fact, baka bababasa ko natin sa Jeremiah 29:11, ang sabi doon is that, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Ganun ho yung paghahanda ng Panginoon para sa atin. Kasi alam niya kung ano yung plano niya sa atin. In fact, sa Isaiah 49, no? Verse 4 or 5 or 6, paki-check nyo na lang, mayroon po nakalagay dyan eh, na He engraved us, ano, in His hands. So talagang wala akong maitatago sa Panginoon, kilala ho talaga tayo ng Panginoon at alam niya kung ano yung gusto niya sa buhay natin. And indeed, His desire sa buhay po natin ay pangunahan tayo. No? Yun po ang nais ng Panginoon eh. God wants us to lead us to the place na kung saan ipiniprepare niya para sa atin. No? He wants us to be in the right place, the place where He is. No? His passion is to lead us, to bring us there, to take us in the place na kung saan nais niya na, may, na nandudood tayo, no? Nag-i-enjoy sa buhay. Sabi nga niya sa dito, Isaiah 42 verse 16, ang sabi rito, I will bring the blind by a way that they knew not. I will lead them in path that they have not known. I will make darkness light before them and crooked things straight. These things will I do unto them and not forsake them. Dito po makikita ho natin na talagang nais ng Panginoon pangunahan ang bawat isa sa atin. Tayo ho ay nais niyang hindi mapahamak, kaya nais niyang tayo ang mangunguna at nais niya ay sumunod tayo sa kanyang pangunguna sa atin. Ganun po ang plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya mahalaga, nakita ho natin kung gaano po ka naging successful si Caleb sa kanya pong mga ginagawa. True enough, makikita ho natin na nakauha niya, na natanggap niya ang pangako ng Panginoon sa kanya. Ito ay dahil sa kanyang pagsunod. Ito ay dahil sa pangunguna ng Diyos sa kanyang buhay. At again, ano ba yung truth to ponder about God leading us, the Holy Spirit leading us, according to, of course, sino pa ang natitingnan? According to Pastor Wilbert, ano ba ang masinasabi niya patungkol po sa pag-lead ng Holy Spirit sa buhay natin? Sabi niya, being filled with the Holy Spirit is an essential requirement in any God-given assignment. So you can start right, stay focused, and be able to finish. So ito yung kahalagahan. Bakit ba kailangan natin pangunahan ng Diyos? Kasi hindi ho tayo magiging tama sa in the first place, maging tama at maging focus at ang pagtapos ng pinapagawa niya sa atin. Kaya mahalaga ho sa buhay natin, tayo po ay pinangunahan ng Panginoon. Ano pa po ba? Sabi, hindi lang pala finish ha. Ang sabi dyan, finish strong. No? Hindi lang basta-basta. Kung maalala ho natin si si Sylvester Stallone bilang Rambo, ay talagang nananalo naman po siya sa kanya pong movies eh. Nananalo, pero pagdating doon sa dulo, ay wala, gula-gula nito yung kanyang katawan. Talagang halos tinitirhan na lang ng panggapang. Okay? Yun ho ang nangyayari sa kanya. But our God doesn't want us to finish like that. At ang nais ng Panginoon, pag tayo po ay magtapos, we should finish strong. At kailangan ho natin leading ng Holy Spirit, leading ng Panginoon sa atin every time na mayroon siyang ipinapagawa sa atin, para maging una, tama yung ating pagsisimula, maging focus tayo sa ating ginagawa, at maging we'll be able to finish. Not just finish, but finish strong. Okay? Ano pa ba ang sinasabi ni WRP patungkol po dyan sa leading ng Holy Spirit, leading ng Diyos sa buhay natin?
We will never understand how it is being led. Ito, kinakailangan natin, tandaan natin to. We will never understand how it being is being led unless we first experience how it is being filled. Kailangan mo natin para po tayo ay pangunahan ng Panginoon. No? At malaman natin na pinapangunahan na tayo ng Panginoon, kinakailangan mo natin munang ma-experience sa buhay natin yung kapuspusan ng Espiritu Santo. At ay mahalaga ho ang mga bagay na ito. No? At yun po ay ilan lang sa mga nakikita natin na mga truths to ponder, no, para sa ating pag-aaral ngayon. At marami pa po tayong matututunan sa mga susunod na mga pagkakataon. Then, what are the signs that the person is led by God? May mga nakikita ho tayo. Ito po, hindi lang ho ito ang makikita natin para masabi natin na ang tao, taong ito, ay pinangungunahan ng Panginoon. Una ho dyan is that makikita ho natin sa kanya ay God's Word. Ay lagi hong bukang bibig ho niya, the fruit, ano? It is the fruit of his or her lips. At kung mayroon ho siya mga sasabihin, ito ho ay laging nakabase sa salita ng Diyos. At apagka mayroon ho siyang mga desisyon na ginagawa, ito ay lagi niyang pinagkukunan ng pinagbabasihan salita ng Diyos. O kaika nga, doon siya nabubuhay. Kaya sabi nga ng Biblia, man shall not live by bread alone, but by every word, no, that proceeds. Hindi lang po basta salita, kundi fresh word. That is why sabi niya, proceed. That proceeds, ibig sabihin, current word po ang tinutukoy dito, that proceeds from the mouth of God. So ito po, ang hindi, marami hong salita na tayong alam, but kailangan hong natin makita, nakikita hong natin sa tao na pinangungunahan ng Panginoon, is a current word. Fresh word ang makikita hong natin sa kanya. Ano pa ba ang mga, ito ho ay yung mga, most common na nakikita natin para kumbaga na nagmamanifest sa isang tao kung siya po ay pinangungunahan ng Panginoon. Okay? Una, God's Word is talagang evident talaga sa kanya. Hindi lagi ko talaga nakikita. Number two is that God's Word. Makikita ho natin yan. He is, what he's doing is this. He is fulfilling what God wants him to do. Nagagawa ho niya yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi ho siya limitado, no? Hindi ho siya nalilimitahan, ika nga, nung mga pagkakataon o ano man. Talagang ginagawa niya, nag-ministry, tumutulong sa mahihirap. Makikita ho natin kung ano yung ginagawa ni Jesus Christ nung siya ay nandirito. Makikitaan ho natin siya ng the same works, no, sa kanyang buhay. Kaya masasabi natin, itong tao na ito talaga ay talagang pinangungunahan ng Panginoon. Bakit? Kasi makikita natin yung gawa ng Diyos. Makikita natin yung gawa ni Kristo ay naginagawa niya rin sa kanyang buhay. Pangatlo, na most common ano sa mga nakikita natin para masasabi natin na ang tao ay pinangungunahan. By the way, yung work sa God's Word na sinasabi, sabi nga ni Jesus Christ, my food is to finish, is to do and to finish the work, no, na binigay sa kanya nung Ama. Kaya ganun ho ang Panginoon natin. Now, ang pangatlo sa pinaka-common na makikita natin para masasabi natin that a person is led by God is that God's wonder. Number one, God's Word. Nakikita sa kanya. God's works. And lastly, God's wonder. Hindi ibig sabihin, kapatid, na pagka sinabing God's wonder, ay ito ay nagpapagaling, nagpapalakad ng pilay, binubuksan ang bata nung bulag, ano, nakakapagsalita ang pipi. Hindi po necessary na ganun. Pero of course, mayroon pong mga ganung mga manifestations na pwede po natin makita sa kanya. But ang sinutukoy ko po rito na God's wonder is yung pagbabago sa personal niyang buhay. A testimony of a changed life. Yung tao na ito, kung makikita before sa buhay niya, maaaring magsasabi yung iba, naku, parang walang kapag-asa ang taong ito. And yet, sa pagkakataong ito, nung makita mo siya, makita mo, wow, something happened to that person. Na kung saan, alam natin, hindi ordinaryo ang nangyari sa kanya. Isang dating magnanakaw,
Tapos ngayon, hindi na nagnanakaw. In fact, hindi na siya nagnanakaw, nagbibigay pa. Yan po ay talagang God's wonder sa buhay ng isang tao yan pag nangyari. Isang dating lasinggo, no? Ang inyong likod ho ay talagang, paano ko ba sasabihin? Isa din po ako sa mga talagang laman ng kalsada nung araw. Isa din po ako sa mga talagang masasabi natin na mga lasinggo sa amin pong lugar. At in fact, habang ako ay nag-aaral sa college, talagang iiyak ko ang araw pag hindi ho ako nalalasing noong time na yon. Grabe po. But yun nga, mayroon po akong kaibigan doon sa probinsya na kung saan ay may asawa na siya. No, ay sana ay nanonood siya ngayon at alam ko, kilala mo, alam ko na ikaw itong tinutukoy ko. May time po na nagiinuman ho kami doon sa isang tindahan. Abay, dumating ho yung misis niya, no? Dumating yung misis niya, nakasakay sa tricycle, dala-dala mayroong mga bag at itinapon ho sa harapan namin yung bag at ang sabi, ayan, huwag ka nang umuwi ng bahay, magsama na kayo dyan ni Archie. At talagang ganun ho yung ano niya. Kasi every time po na uwi ako ng probinsya namin dati, ay grabe ho yung sinasabi sa akin, nandito na naman, huwag kang sumama dyan, mga ganun klaseng sinasabi. And yet, this, ano po, nung ako po'y nakatisimula na nakakilala sa Panginoon, at ako po'y nauwi ho dun sa probinsya, eh, hindi na ho kami masyado nagkakapag-usap nung aking kaibigan na yon kasi medyo busy, at iba na rin po yung aking sadya pag ako po'y umuwi dun. Yung asawa po niya ay talagang nag-ano na, bakit ayaw mong puntahan si Archie? Nandiyan, dumating. Di ba? So, parang nagbago ho yung kanyang pagtingin towards me, ano, na kung saan, lalo na, ay nagbabahagi na po tayo ng salita ng Diyos, ay talagang pinupost niya na naman yung kanyang asawa na talagang sumama sa akin, makinig sa akin, something like that. So, I know somehow sa buhay nila, nakita din po nila, na maski pa pa may pagbabago ho sa buhay natin. At ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon, of course, dahil sa binigyan ako ng pagkakataon na maging testimonya sa iba, sa kanila, lalo na sa lugar po na aking pinanggagaling. But my point is, mayroon pong mga tao na kung saan makikita ko talaga natin yung miracle ng Panginoon sa buhay nila dahil sa unang, lalo na sa pagkaunang pagkakilala natin sa kanila, ay hindi ho ganun yung pagkakilala natin and yet makikita natin yung pagbabago sa buhay ng isang tao. A testimony about changed life really is a very good preaching, no? Pag makita lang nila yung pagbabago ng buhay ng isang tao, hindi kailangan na saulado mo yung buong Bible, no? Makita lang ng mga tao sa paligid mo na nagbago ka, isang magandang patutuo na po yan at isang magandang pagtuturo na po yan sa kanila at makikita nila yung wonders ng Panginoon na nandoon sa isang tao na pinangunahan niya. Yun po yung tatlong bagay na pwedeng makita natin, most common na makikita natin at masasabi natin that the person is led by God. Ano naman po yung benepisyo? Ano naman po yung benepisyo ng pagiging led by God? In as far as ano, related to Psalms 23. At alam naman po natin yung Psalms 23 ay masyado na hong gasgas para sa ilan. Pero dito po, tingnan ho natin ano po ba yung benepisyo ng pagiging ng pinangungunahan ng Panginoon. Sabi po dyan sa verse 1 ng Psalms 23 natin, Psalms 23 verse 1. Sabi, the Lord is my shepherd, I shall not want. So ibig sabihin ko dito ang benepisyo dito, verse 1 pa lang po, benepisyo makita na agad natin that a person led by God has a life filled with provision. I shall not want. Yun po yung makikita natin agad-agad sa buhay po ng natin pagka tayo po ay sumusunod sa Panginoon, no? Pagka tayo po ay pinangungunahan ng Diyos sa ating pong buhay dito sa mundong ibabaw at ang provision ho ng Panginoon ay naririyan. At yan po, para pong masasabi mo, pagka ang Diyos po mismo, if the Lord is my shepherd, sabi niya, I shall not want. Bakit po? Parang SM po yan. Ano? Ang SM po, sabi niya, you got it all. Lahat ng pangangailangan mo nandoon na, lalo't higit ang Panginoon pag siya ang mamuna sa iyo. Hindi lang po, hindi mo lang masasabi na you've got it all. Ang masasabi mo, sana all. Okay? So, yun po yung unang benepisyo
ng pagiging pinangunahan ng Panginoon. Verse 2, basahin din po natin. Sabi, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. Ano po ba ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang ibig sabihin dito, pag ikaw ay pinapangunahan ng Panginoon, a life full of nourishment and satisfaction. No? Nourishment, ito po makikita natin, green pasture. Ang Diyos po, pag tayo po ay siya po ang nangunguna sa atin, hindi niya po tayo dadalhin sa isang lugar na kung saan pahirapan tayo at masasaktan tayo. Hindi po yun yung layunin ng Panginoon sa atin. Ang layunin niya po ay bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. No? Ayun po ang plano, ang pangako ng Panginoon. At sabi niya, He leads me beside still waters. Still waters po, ito po speaks of refreshment, ano, satisfaction sa buhay natin. Okay? At ano pa? Sabi diyan, verse 3. Ang sabi diyan, He restores my soul. He leads me in path of righteousness for His name's sake. Ano pong ibig sabihin dito? If ang Panginoon po ang nangunguna sa atin, isa po sa benepisyo na makukuha natin is that He is going to restore and guide us. A restored and guided life po ang atin pong mararanasan pag Siya ang nangunguna sa atin. Bakit He will restore? Yung buhay po kasi natin noon, nung tayo po, bago po tayo nakakilala sa Panginoon, ay hindi po talaga kaaya-aya sa Kanya. Ano? At hindi po talaga ganun. Kumbaga, sakit ng ulo, hindi lang ng Panginoon, in fact, pati ng magulang. Di ba? But, nung tayo ho kasi inilikha ng Panginoon, tayo ho talaga inilikha niya na mabuti. No? Kaya ang sabi diyan, He will restore us. No? Nung tayo po ay hindi pa nakakilala, hindi ho maganda ang kinalalagyan ng buhay natin. But when we trust God, no, in as far as our salvation is concerned, when we trust God in everything, hindi lang salvation pala, no? When we trust God and when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, dito po, ang benepisyo or ang pangako sa atin ng Panginoon is that He's going to restore us. No? Ibabalik niya yung dating kalalagayan natin. Yung bago pa tayo, naging masama. No, okay? So yun yung kaya sinabi, i-restore niya. So iaayos niya ang buhay natin. Hindi lang yun, the moment ma-restore niya ang buhay natin, hindi niya tayo pababayaan. He will always guide us. Ano? Sabi niya, He leads me in path of righteousness. Hindi lang ho tayo basta i-restore ng Panginoon tapos pabayaan. Ano? Hindi ho yan yung plano niya. Ang plano ho ng Diyos ay iayusin yung buhay natin at i-guide tayo para makarating tayo doon sa destiny na kung saan inilagay niya, nilatag niya para sa atin. Pero since hindi ho ang Panginoon ay personal or physical na mag-guide sa atin, no? Kaya nga sabi, mayroon ho siyang mga tinawag, mayroon siyang mga tao na pinili para na mag-guide sa isang tao. Kung ikaw ay isang pastor, mayroon po tayong tinatawag na mentor, mayroong father na tinatawag na mangunguna. Kung ikaw naman ay member, mayroon pong pastor na nangunguna sa iyo. At yan po yung tinawag ng Diyos para mag-guide sa iyo, mag-guide sa buhay mo. Kaya maging ano po tayo, sumunod ho tayo kasi kung tayo ay pinangungunahan ng Panginoon, no? Through the pastor, through the person na kung saan ginamit ng Diyos para gawing overseer ng iyong buhay, huwag ho tayong maging magulo, huwag ho tayong maging pasaway, no? Kasi sa Biblia, kung ating pong babasahin ang Biblia, wala ho akong nakitang pasaway na nabuhay ng matagal. In fact, mayroon pong naging pasaway na right there and then nung kanila pong pagpapasaway, ililamon ho ng lupa. Oh, by the way, mababalik ko tayo kay Caleb. Alam niyo ba, out of the 12, only Caleb and Joshua was able to get in or enter in to the promised land? Ay, siyempre, alam ko po, alam niyo. Pero alam niyo ba, kung ano nangyari doon sa 10, matapos po nilang kumbaga, tunawin yung mga puso ng mga tao sa kanilang paligid during that time. Alam niyo ba ano nangyari? Right there and then po, sila po ay namatay din. So, dito, pagka tayo ay pinangungunahan ng Panginoon, huwag ho tayong maging malikot ay maging pasaway. Kasi kaya ho tayong alisin ng Panginoon doon sa ano yung dapat na meron tayo. But, if atin pong tinanggap si Jesucristo, if atin pong sinunod yung kanyang mga utos sa atin, pag tayo po ay pinangungunahan niya sa buhay natin at tayo inalaw natin siyang banguna sa buhay natin,
makakatiyak po tayo na maiayos ang buhay natin at igaguide niya tayo para marating natin ang ating pong destiny. And then let's go to verse 4. Verse 4, sabi dyan, even though I walk through the valley of shadows of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. So ito po, ano po ang pinapakita dito pagka ang Diyos po, yung manguna sa buhay natin, we will experience a well-protected life. No? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Bakit? Para humitro bang yan? You're in good hands. No? You are well protected. Ano pa? Ang sabi dyan, for you are with me, your rod and staff, ano ho pa ang purpose nung rod and staff? Ne? And sabi dyan, they comfort me. The rod and staff ay nag-ano po yan ng discipline. Kaya ang buhay po natin, pagkatayo po, ay pinangungunahan ng Panginoon, hindi lang tayo protektado, disiplinado pa. No? At, higit sa lahat, ang sabi, they comfort me. Kahit paman, no? Sa pagdidisiplina na ginagawa ng Panginoon sa ating buhay, pag inaalaw natin siyang manguna sa atin, dinidisiplina tayo, kahit pa, doon sa wala hong disiplina na masarap. Okay? So, mga bata, alam na alam nyo to na, I mean, tayo mismo, no, lalo na no, sa ako po, nung sumalangit nawa yung buhay, yung kaluluwa ng nanay ko. Ano. Ay, ang nanay ko, ay grabe ho, napaka-disiplinarya nun. At pag yun ay nagdisiplina, ay nako, hindi ho masarap ang disiplina niya. No? Kaya, well, alam nyo rin po yan na kung saan kayo na nanonood ngayong hapon na to, nag-i-enjoy yun, na maaaring tawa kayo ng tawa ngayon. But one thing for sure, naranasan nyo rin yung disiplina at alam natin, we agree together, na ang disiplina ay hindi masarap. Pero ang kagandahan, ang pangako ng Diyos, kahit may disiplina, the comfort is still there. Ipoprovide ng Panginoon yung comfort pa rin despite of all those sufferings, despite all those struggles, despite all those trials that you are experiencing because of whether it is mayroon kang nagawa or what, inandudood pa rin ang pagkukomfort ng Panginoon sa iyo. Pag iaalaw natin ng Panginoon na manguna sa atin. Okay? Now, let's go to verse 5. Okay, kunti na lang po ito. Verse 5, ang sabi, you prepare a table for me, before me, in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, and my cup overflows. Ano po ba ang pinapakita rito? Pinapakita rito, kung ang Diyos o ang siyang manguna sa atin. Pag inaalaw natin na ang Diyos ay pangunahan tayo, isa po sa mararanasan natin is that rest in the midst of adversity. Nung mga pagkakataon, nung tayo po ay nakaranas nung pandemya, di ba? Grabe ho yung ating pong naging ating mga agam-agam, takot, grabe yung ating He provided us the word. Psalms 91 is the word na kung saan ipinrovide ng Panginoon for us to rest, you know? Despite of all those alalahanin sa buhay, He was able to prepare a table before us in the presence, no, in the presence of the pandemia, in the presence of all the uncertainties ng buhay natin, He was still able to give us rest. That is why tayo ho ay nandirito pa magpasahan ngayon. Grasya ho ng Panginoon ito at ibinigay niya ho sa atin para ho yung kapayngahan ay patuloy ho nating mararanasan despite of mga pagsubok na naranasan natin sa buhay. Kaya ginagarantiyan ho ng Panginoon kung tayo ay susunod sa kanyang pangunguna sa atin. If we allow Him to lead us, no, mararanasan ho natin na kahit pa man sa mga pagsubok, nandoon ang pangunguna ng Panginoon at ang pagbibigay ng Panginoon ng kapayapaan sa likod ng mga pagsubok ay isang grasya na dapat nating pasalamatan sa Panginoon. No? And hindi lang yun. Sabi rin, if God is the one leading us, He will not only give us rest in the midst of adversity, He will also give us the power to prevail. Sabi rito, you anointed my head with oil. See? Grabe po, makikita ho natin dito na pag tayo ay pinangungunahan ng Panginoon, hindi ho siya magkukulang. No? Bakit? Nagagawan ho niya ng paraan. Kagaya ho ng video, we find ways at alam ng Panginoon ang mga paraan
paano tayo makakahulagpos kahit paman sa mga pagsubok na ating naranasan. In fact, ang sabi niya, hindi ko kayo bibigyan ng pagsubok na hindi niyo kaya. No? At hindi lang yun, bibigyan ko kayo ng kaparaanan para mapagtagumpayan niyo ito. Yun ang pangako ng Panginoon sa atin. Higit ho siya sa video. Okay? Na, makikita ho natin na sabi ng video, we find ways. But the Lord, ang sabi niya, I am the way. Okay? And, ano na tayo? Verse 6, ang sabi nito, surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I shall dwell in the house of the Lord forever. Sabihin mo ako sa katabi niyo, kung may katabi ka, pero kung wala kang katabi, sabihin mo lang sa sarili mo, no? That goodness and mercy, sure po yan, sabi dyan, shall follow me, no? All the days of my life. And I shall dwell in the house of the Lord forever. Ito ho yung katotohanan na may forever. Sa Lord lang po natin matatagpuan ang forever. Ano ho ba ang ibig sabihin ng verse na ito sa buhay po natin? Pag tayo ho ay pinangungunahan ng Panginoon, if tayo po ay inaalaw ho natin, hinahayaan ho natin ang Panginoon na manguna sa atin, we have a highly favored life. Goodness and mercy shall follow me. Ang sabi nga doon sa Old Testament, ang sabi nga doon, hindi lang ang pagpapala ng Diyos sa buhay natin ay hindi lang niya tayo susundan, kundi i-overtake pa tayo ng pagpapala ng Diyos. Pagka tayo ay hinayaan natin siyang manguna sa buhay natin. Okay? So, ito, lastly, prerequisite, what are the prerequisite to obtain God's leadership in our lives? Ano ba yung mga nararapat natin gawin para masigurado natin na tayo ay pangunahan ng Panginoon sa buhay natin? Okay? Sabi naman ni WRB, ano, at hindi ho natin makakalimtaan yung kanyang mga nuggets of wisdom na tinatawag. Kaya kayo ho, kung hindi pa po kayo nakakabili ng mga nuggets of wisdom ni Pastor Wilbert Buchel, ay maaari po kayo mag-message sa grupo po ng SCB, or pwede po kayo mag-message doon sa The City of the Lord Church page, or sa School of Church Builder page. Pwede rin po kayo, or pwede rin po kayo mag-message sa akin, mag-message kay Pastor Wilbert itself, diretso na lang, Pastora Malo. Search nyo lang po, Malo Iglesia. Malo Tanay Iglesia. Born again po siya. Iglesia lang yung kanyang apelyido. Okay? So sabi ho rito sa Nuggets of Wisdom ni Pastor Wilbert, only when we are led by the Holy Spirit and filled with the Word of Truth, we can overcome the temptation of the world. Kaya mahalaga po talaga yung pangunguna ng Panginoon sa buhay natin. Kasi sa pamamagitan lamang ng pangunguna ng Diyos sa buhay natin at sa pagkakaroon natin ng salita ng Diyos, doon lamang po tayo makakapag-overcome sa temptation ng mundong mayroon tayo. Number one na kailangan natin para po tayo ay pangunahan ng Panginoon, we should be a word seeker. Yes, word seeker. Sabi po sa Acts chapter 17, verse 11, say, Now the Berean Jews were more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the scripture every day to see if what Paul said was true. They, hindi lang po basta-basta nila tinatanggap ang salita ng Diyos. They examine, no? They examine talagang, sinisik nila ang salita ng Diyos, sinahanap nila, at tinitingnan yung application nito sa buhay nila, at kung tama yung tinuro sa kanila ni Paul. So, makikita natin that these people, the Bereans, ay talagang sabi ni, of more noble character, ang naging, ano po dyan, naging, description sa kanila. Why? Because they are word seeker. At alam naman po natin, pagka tayo po hinanap natin ang salita ng Diyos, ay ang matatagpuan po natin, hindi lang yung salita, kundi ang Diyos mismo ang atin pong matatagpuan. Kasi sabi ho dyan sa John, ano, sa first, John chapter 1, verse 1, ang sabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God. At ang sabi pa riyan, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya kung tayo po hahanapin natin ang salita ng Diyos,
Eh, hindi lang ho yung salita niya ang matatagpuan natin, kundi ang Diyos po mismo. At pagka ang Diyos po mismo ang ating matagpuan, alam po natin na tayo po ay magkakaroon po ng kapahingahan. Sabi niya, come to me who, all of you who are heavily laden. Bakit? I will give you rest. Yun po ang sabi ng Panginoon. At ang sabi, magkakaroon tayo ng lakas, di ba? Kasi pagka tayo ay nagmasumpungan natin ng Panginoon, ay tayo ay bibigyan niya ng kalakasan, no? At ang sabi po, sa ano, sabi, ano po ba ang may dudulot ng salita ng Panginoon sa buhay natin pag tayo pinagsisik sa Kanya? Sabi po sa Proverbs 1:23, come and listen to my counsel. I'll share my heart with you and make you wise. So pag kung tayo daw po ay magsisik ng Kanya salita, no? Pag tayo po ay magsisik sa Panginoon, ay isi-share po ng Panginoon sa atin yung kanyang puso at gagawin niya po tayong hindi mangmang, no? Kundi may kaalaman, no? Maalam, okay? Sabi po sa Hebrew, no? Hebrews chapter 11 verse 6, na kung saan lagi ho natin itong tinatalakay, lagi ho natin itong pinag-usapan. But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. So ito po yung magandang bagay nito. If we diligently seek Him, we will receive a reward. So para po matiyak po natin na tayo po'y pangunahan ng Panginoon, kailangan po natin alam natin ang salita ng Diyos. Hanapin po natin ang salita ng Diyos at nang tayo po ay makatagpo. No? Kasi sabi nga niya, knock and it shall be open, ask and it shall be given. No? So talagang nandoon yan. Then pangalawa, sabi ko dyan, sabi po ni Pastor Wilbert, life will not be burdensome anymore if you put God first. No? If you put God first, hour of the day above all. So kailangan nun natin maging number two para po tayo ay pamunahan. Based po rito sa sinasabi ni Pastor Wilbert, we need to be a word lover. No? Kinakailangan mo natin saliksikin ang kanyang salita. Sa umaga pa lang ng ating pagising, kailangan saliksikin na natin ang salita ng Panginoon. No? At pag tayo inuna natin ang Panginoon, if we put God first day in the morning, everything, the life that we have right now, the life na kung saan ihaharap na, buhay na kung saan haharap sa mga pagsubok, buhay na kung saan haharap sa anumang bagay sa buong araw na yan, hindi po magiging burdensome sa kanya. Bakit? Nauna niya, na inuna niya na ang Panginoon sa buhay niya. Kaya kung gusto natin, no? Gusto natin pangunahan tayo ng Panginoon, kailangan natin maging word lover, hindi liver lover. Okay? Liberate po yan. Word lover. Sabi po ng Job, ano? Ito po napakagandang verse sa Biblia. Job chapter 23 verse 12, sabi niya, I have treasured the words of his mouth. And more than, ito po ang napakaganda, more than my necessary food. Kaya bago pa lang po, pagising pa lang po natin sa umaga, bago po natin hanapin yung pagkain, bago po natin buksan yung Facebook, we need to face the book. Right? Bago ka mag-Facebook, you need to face first the book. No, we need to be a word lover. In fact, ang sabi ni Job dito, grabe yung pagtitreasure niya sa salita ng Panginoon. In fact, mas matindi pa doon sa pagnanasa niyang kumain. No? Sa kanyang pangangailangan ng pagkain. Higit pa doon ang kanyang pagtreasure o pagnangailangan ng salita ng Panginoon. He is really a word lover. At alam naman natin kung anong nangyari kay Job sa kanyang panahon. At makikita din doon natin, sa time ni Caleb, as bilang siya ang pinag-uusapan natin, he really loved the word of our God. In fact, hindi ho siya, kung mapapansin ho natin ang kanyang karakter dito sa ating pong binabasa, nakalaging nakadikit sa kanya yung salita ng Diyos at hindi niya pinapakawalan yung salita ng Diyos. No? Ano pa, sabi dyan sa Proverbs 4 verse 20 to 21, my son, pay attention to my words and be willing to learn. Open your ears to my sayings. Do not let them escape from your sight. Keep them in the center of your heart. Ito po yung dapat eh. Sabi nga ni Pastor Wilbert, lagi kong naririnig kay Pastor Wilbert ito eh. Let the word of the Lord dwell in your heart richly. Ito po yung ibig sabihin ito. We need to put the word of God in the center of our heart.
make it as the center of our life. We need to make the word, we make to be a word lover person. Para po, makatiyak po tayo na pangungunahan natin ng Panginoon. Kasi, paano tayo pangungunahan ng Panginoon kung hindi natin kilala siya, hindi natin alam ang kanyang salita, kung hindi natin mahal ang salita ng Diyos. Di ba? Tuloy ho natin. Ang sabi dito, Psalms 119:47-48, sabi, I shall delight in your commandments, which I love. And I shall lift up my hands to your commandments, which I love. And I will meditate on your statutes. So, kita ho natin dito, pagkamahal niyo po ang salita ng Diyos, ay talagang imi-meditate ito. Sabi nga sa Joshua 1:8, do not let this book of the Lord depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. You may be careful to do everything written in it. And you will be prosperous and successful. Kita mo. Huwag nating hayaan, sabi nito, huwag nating hayaan na mawala ang salita ng Diyos sa ating mga bibig. Kaya nasasabi natin kanina isa sa mga palatandaan, di ba, pag pinangungunahan ng Panginoon, ay laging nasa bibig niya ang salita ng Panginoon. Kasi don't let this book of the law depart from your mouth. Be a word lover. No? Whoever has my commandments and keep them, he it is who loves me. Oh. Kung mahal natin ang salita ng Diyos, ikikip natin ito at pinagtutunayan dito na mahal natin ang Panginoon. Okay? And he who loves me will be loved by my Father. At ito ang napakagandang katotohanan sa buhay natin. Kung mahal natin ang Panginoon, ang Amang nasa langit ay mamahalin din tayo. And will love him and manifest myself to him. Sabi niyo, and I will love him and manifest myself to him. Kaya po darating po talaga ang panahon that sinasabi na it's no longer I that live, but Christ liveth in me. Bakit? Kasi kung mahal ho natin ang Panginoon, ay He is going to manifest, ano? He is going to manifest in our life. Na kung saan ang makita ng tao, hindi na yung dating ikaw, hindi na ikaw mismo, bagkos ang Panginoon na kung saan nangunguna sa buhay mo. Kaya mahalaga po talaga na maging word lover tayo para pangunahan tayo ng Panginoon sa buhay ho natin. Okay? You can never be the planting of the Lord if you are not a lover of His Word. Sabi po yan ni W.R.B. Malinaw rito. Being a planting of the Lord, ito po yung ang puno na kung saan sinasabing planting of the Lord ay namumunga sa panahon niya. At ang kanyang mga daon ay hindi nalalagas. At ang kanyang mga ugat ay talaga masasabi, it is a strong tree. Ika nga. Pag ang Diyos, ang siyang, ikaw, pag tinawag kang the planting of the Lord, kakaiba ka sa lahat. Kagaya ni Caleb, he has a different person. That is why he is not afraid to be different. No? At ang sabi rito, you can never be a planting of the Lord if you are not a lover of His Word. Be a word lover. Next, be a doer of the Word. Be a word doer. Don't just listen to God's Word. Sabi dyan sa James chapter 1 verse 22. But don't just listen to God's Word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourself. Hindi ho po pwede na tagapakinig lamang ho tayo. Kagaya ngayon ho tayo ay nakikinig. Tayo po ay nag-i-enjoy, tayo po ay natututo. Pero hindi ho enough na tayo po ay makapakinig at natuto. Kailangan ho nating gawin. Kasi sabi rito, do not just listen to God's Word. You must do what it says. Bakit? Ang sabi rito, you are only fooling yourself. So, malinaw ho rito. Pagka tayo na po ay hindi naging tagagawa ng salita ng Panginoon, niloloko ho natin yung ating sarili. Romans chapter 2, verse 13, sabi po dito, for it is not the hearers of the law who are righteous before God, but the doers of the law who will be justified. Be a doer. Ano pa? Sabi dyan, Matthew chapter 7, verse 24, everyone then who hears this word of mine and does them
will be like a wise man who built his own house on the rock. Sino man daw po yung natao na kung saan nakikinig at nagsasagawa, hindi pa kasi tapos eh, nakikinig at nagsasagawa ng salita na kanyang napakinggan ay siya ay katulad ng isang matalinong tao na kung saan nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ganun po ang isang tao na ginagawa ang salita ng Panginoon. Kaya for us to be led by God, we need to be a doer. You need to be a word doer. Okay? Next, letter B. For us to be, to secure the leading of God in our lives. Sabi diyan, be a word keeper. Sabi sa Joshua, ito po, talagang binulit-ulit po natin ang salitang Joshua 1:8, sabi ho dyan, is that, do not let this book of the law depart from your mouth. No? Sabi rito, Joshua 1:8, keep, itong translation na ito, basahin natin, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then, you'll be prosperous and successful. If you want, if you want to be prosperous and successful in life, we need to meditate the Word of God day and night. And most especially, we should keep these words of the Lord. Sabi ng ibang translation, do not let this book of the Lord depart from your mouth. Be a word keeper. Bakit? Pag tayo po ay naging word keeper, pangungunahan tayo ng Panginoon. At pag ang Diyos ang nangunguna sa atin, He is going to provide everything that we need, no? Para magawa natin ang kanyang kalooban sa buhay natin at ma-enjoy natin ang kanyang kaloob sa atin. Okay? Ano pa? Sabi sa Proverbs 3, verse 1 to 2, sa my son, do not forget my teaching, but keep my commandments. Sana pa? But keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. See? Dito po, pinapatunayan, pagka tayo po ay sumusunod at kinikip natin, tinatago natin, tinitreasure natin ang salita ng Panginoon sa buhay natin, dito po sabi niya, it will prolong our life. It will bring peace and prosperity sa buhay natin. At pagka ganito, ang buhay, meron tayo, may peace. Alam natin, ang Panginoon, ang siyang nanguna sa atin because He is the Prince of Peace. Sabi dyan, the enemy's lies and deception will stop if your heart is saturated with God, with the Word of God. Kaya mahalaga po na i-keep po natin ang salita ng Diyos sa mga puso natin. Let's let the Word of God dwell in our heart richly. Why? Enemy's deceptions, enemy's lies will stop the moment na ang puso ko natin ay saturated ng salita ng Diyos. Kaya napakaganda ho itong nuggets of wisdom na makukuha ho natin, mababasa. Kahit yung nuggets of wisdom naman po, yung binabasa ho natin, talagang alam ho natin, nakakarating ho sa puso natin at mayroon pong pinaparating ang Panginoon sa atin. Kaya kung hindi pa po kayo nakabili nito, kumuha na po kayo, tumawag na, hanapin nyo na po ang search na po, Pastora Malo, Tanay Iglesia, para umorder. Okay? Lastly, hindi final, finale. So, lastly, be a word responder. No? Kinakailangan natin, kung gusto natin na pangunahan tayo ng Panginoon, hindi lang basta tayo nakikinig, no? Hindi lang tayo nakikinig ng salita ng Diyos at nagikip ng salita ng Diyos. We need to respond, right? Sa salita ng Panginoon. Mababasa ho natin, Acts chapter 2. Verse 37, sabi nito, Now, when they heard Peter's word, they were cut to the heart. They asked Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? Ito ho yung napakagandang at tanong, matapos ho natin makapakinig ng salita ng Diyos, abay, kailangan ho natin na malaman kung ano yung tamang tanong, para atin pong sasagutin. Ito, napakaganda po ng tanong. Brothers, matapos na mapakinggan namin ang inyong salita, ano na ang pwede namin gawin? They are willing to respond doon sa word na binigay ng Panginoon kay Pedro. At makikita ko natin sa Acts 2, chapter 41,
mababasa ho natin dyan that those who accepted this message were baptized and were and sabi to and about 3,000 were added to their number that day. Ano pong ibig sabihin nito? They respond right to the word. Okay? They ask, brothers, what shall we do? At ang sabi ni Pedro, kung gusto nyo na maligtas, abay, kailangan nyong mag-repent. No? Magpabautismo. Gawin ang mga salita ng Panginoon. Sundin ang salita ng Panginoon. Ikip ang salita ng Panginoon. Gawin. Kaya ang sabi nila, sabi rito, those who accepted the message were baptized. 3,000 by that time. Sipin mo, instant po yung membership dito ni Peter sa kanya pong pagmiminsahe. Instant, 3,000 people was added. Grabe po yung nangyari doon. Why? Because they responded right to the word of God. Kaya tayo po, kung gusto natin pangunahan, we should respond right sa salita ng Panginoon. Word responder tayo. Acts 2, chapter... chapter 41. You know, nandito pala, nakasulat. Those who accepted this message were baptized and about 3,000 were added to their numbers. No? Okay. Then he took the book of the covenant and read it to his people. They responded. Okay, ito pa. Exodus chapter 24. Pakita din po natin. Then he took the book of the covenant and read it to the people. And they responded, we will do everything the Lord has said. We will obey. Ito po yung magandang bahagi rito. Pagka mayroon ng salita ang Panginoon at sinabi niya, ito ang dapat gawin. We should be able to respond right there and then. And say, we will obey. Just like Noah, nung kanya pong panahon. Nung sinabi sa kanya ng Panginoon, ito ang gawin mo. Despite of, ano, na hindi niya naintindihan, alam ko, hindi niya agad naintindihan yun eh. Gumawa ng arka, bakit makakaroon, magpapabaha ako, magpapaulan. Hindi niya naman naintindihan yun, wala pa namang ulan during that time eh. Kaya, pero, anong ginawa niya? Mababasa natin, Genesis chapter 6, verse 22. Okay? Noah did everything just as God commanded him. Noah responded to the challenge na ibinigay sa kanya ng Panginoon. And he was able to do it. At ang sabi rito, he did everything just as God commanded him. Ganun ho ang nagagawa sa buhay ng isang tao pagka tayo po ay maging responder ng salita ng Panginoon. Kagaya ni Caleb, sa buhay ni Caleb, makikita ho natin how he respond to the word of God. Ang sabi ng Panginoon, I will bring you to the land. At nakita niya ang land na yun. Hindi niya pinakawalan. Ang response niya, be ready, maging handa sa lahat ng pagkakataon na kung saan ang sabi nga niya, kung mamaalala ho natin doon sa ating pong mga binasang talata nung mga nakaraang pag-aaral natin, ang sabi niya doon, I am strong. No? As strong as before. Na kung saan kaya ko pang, I have the enough strength to finish, no? To attack those who are the inhabitants of the land. Sabi niya, I still have he maintained his strength. Talagang makikita, ang ibig lang sabihin dito, kasi 45 years nag-antay si Caleb. And yet, sa kanyang pag-aantay, hindi nawala yung kanyang lakas. Bakit? Pinapangalagaan niya. He worked out. No? He worked out what God is working inside him. That is why makikita natin, pinagpapala si Caleb sa kanyang kapanahunan. No? At makikita natin na hindi nawala ang kanyang lakas. Hindi nawala ang kanyang boldness sa salita ng Diyos at hindi nawala ang kanyang tiwala sa Panginoon. Okay? Makita ho natin yan doon sa atin pong binasa. And, ayun, conclusion. Alright. Ang tanong ho natin, are we led by God or by flesh? Sino ho ba ang nangunguna sa atin? And let's face the reality. And the reality of life is this. All of us has been led by many other things in life. Sa buhay natin, marami na tayong marami pong factor na kung saan nagli-led sa atin, nagiging dahilan ng ating mga desisyon sa buhay. No?
We've let things like pera, circumstancia, pressures sa buhay natin, outside opinions, mga tao sa paligid natin, hinahayaan natin ang mga bagay na ito na mag-apekto, mag-epekto sa ating mga desisyon sa buhay. If these things happen sa buhay natin, we can be sure na it seems, we can be sure that it is not, no, God, it is not God leading us. That is why, kailangan natin pag-aralan ang salita ng Diyos. Kailangan natin gawin ang salita ng Diyos. Mahalin ang salita ng Diyos. I-keep ang salita ng Diyos. Bakit? Sa pamamagitan nito, makakapanguna ang Panginoon sa atin. Pagka mayroon kang problema, minsan, nagbabago yung desisyon mo. Kasi nag-aalala tayo sa magiging response natin doon sa sirkumstansya na kinatarap natin. Pero ang sabi ng Panginoon, do not worry. Ang sabi niya, di kita bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Yun ang leading ng Panginoon sa atin. Anit may mga pagkakataon pa rin, nag-worry tayo. Nag-aalala talaga tayo. Kaya, kailangan ko nating, hindi madali, pero alam natin na pag ang Diyos ang nagsabi, kayang gawin. Because His grace is available. No? Kaakibat or kalakip doon sa salita na pinapakawalan ng Panginoon sa buhay natin ay ang grasya na kailangan natin para magawa ang kanyang pinapagawa sa buhay natin. No? If we are relying on the leading of the things of our own senses, we are trying to make decisions in life na kung saan ang direction, tayo rin lang ang nakakaalam. Pero alam natin, our God knows everything eh. At alam natin, God knows the plans for us. Alam niya kung ano ang plano niya sa buhay natin. Sabi po sa Proverbs 3, 5 to 6, the Message translation, sabi ito. Listen for God's voice in everything you do. Wherever you go, He's the one who will keep you on track. Don't assume that you know it all. Minsan, pagka tayo ay mali yung naglilid sa atin, akala natin, alam natin yung ginagawa natin. But the real thing is, ang Diyos lang ang nakakaalam ng lahat. If Siya ang nakakaalam ng lahat, then why not allow God to lead us? Allow the Holy Spirit to guide us sa ginagawa natin sa buhay natin. Really, we really need the leadership of God in our lives. If we allow Him to lead us, remember this, it is God who personally led Caleb to the place He promised to lead. If we allow God to lead us, He is the same God who will lead us just like Caleb sa buhay natin. Kaya wag ho tayo manghinawa kung sa araw na to, naisip mo, hindi nga pala sa lahat ng pagkakataon si Lord ang namumuna sa akin. Sa pagkakataon ito, iukuho natin ang ating mga ulo. Sa pagkakataon ito, let's ask God His presence, power, yung kanyang kapangyarihan, ang kanyang grasya, ang siyang suma sa atin. At hingin natin ang kanyang pangunguna sa kanyang buhay. Panginoon, sa araw na to, kami po ay lumalapit sa iyo. Humihingi ng kapatawaran. Kung kami man o Diyos ay minsan nadadala o nagdidesisyon ng ayon sa mga sitwasyon, problema, o sirkumstansya o mga tao sa paligid namin, apektado ang aming desisyon. At Lord, alam mo na hindi sa lahat ng pagkakataon alam namin ang aming mga ginagawa. Lord, we ask today
please lead us. Wala po kami magagawa kung wala ka, kung hindi ka namin kasama. Kagaya sabi ni Moses, if you're not going to go with us, hindi na lang. We want you, Lord, to lead us. We want your spirit to abide in us. We want you, Lord, to come with us in our journey. Through the people, Lord, na yung itinalaga para mangura sa amin. Bigyan niyo po kami ng grasya, Lord, at puso na nais na sundin ang iyong kalooban. Bigyan niyo po kami ng puso na laging magsisik ng iyong salita. Hayaan niyo po na kami ay matutong magmahal ng iyong salita sa pagkakataon. Tagagawa and keepers of your word, Lord. And let us be a responder of your word. Salamat, Lord, at alam namin na simula sa araw na to, you are leading us, Lord. You are going to lead us in every step of the way, Lord God, na kung saan nais mo, Lord God, na kami maparoon. This is your desire. This is your passion. Maraming salamat, Lord. Pagpalain mo bawat isang nakikinig na nanonood sa mensaheng ito. Ibigay niyo po sa kanila, Lord God, ang portion na kung siya nakaalam, Lord God, para sa kanila sa araw na to. At naway ikaw, O Diyos, ang kanilang pupurihin, pasasalamatan, at itataas, ilulualhatiin, Panginoon, sa kanilang buhay, sa pangalan ng Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. 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 Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa muli, atin pong pagkikita-kita, pagpalaino tayo ng Panginoon. God bless po. Ulit.